ano ang halaga ng buhay mo? Natanong mo na ba sa sarili mo? Maaaring sa kwento na ito, mahahanap mo ang kasagutan. Nais kong ibahagi sa iyo ang isang napakahalagang kwento. Nasa palagay ko, dapat mapanood o marinig ng lahat. Para malaman ito, panoorin at tapusin ang video. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, don't forget to subscribe at i-click ang bell icon para updated ka sa next video. Isang araw, ang anak ay pumunta sa kanyang ama at sinabi, "Ama, ano ang halaga ng buhay ko?" At binigyan siya ng ama ng lumang relo at sinabi, "Anak, kung nais mong malaman ang halaga ng iyong buhay, dalhin mo ang lumang relo na ito at pumunta ka sa palengke sa bayan. At kung may nagtanong sa presyo, ay huwag kang magsalita. Sa halip, itaas mo lang ang dalawa mong daliri." Kaya't ginawa ng anak ang sinabi ng kanyang ama at nagtungo sa palengke sa bayan. Naglibot-libot siya sa paligid at biglang lumapit sa kanya isang matandang babae at sinabi, "Bata, magkano ang relo?" Ang batang lalaki ay di nagsalita, sa halip itinaas lamang ang kanyang dalawang daliri. At sinabi ng babae, "Dalawang dolyar, kukunin ko ito." Nagulat ang bata at tumakbo pabalik sa kanyang ama. Sinabi ng ama, "Subukan mo sa pawn shop." Ang anak ay nagtungo sa pawn shop. Tinanong siya ng tagapamahala kung magkano ang relo. Hindi ito umimik at itinaas ang dalawang daliri. At sinabi ng tagapamahala, $200, kukunin ko ito." Nagulat ang bata at tumakbo pa uwi sa kanyang ama. Sinabi niya na ang pawn shop ay nag-alok lamang ng $200 dahil ang relo ay luma na at mayroon itong gasgas. "Okay anak, ang huling lugar na nais kong puntahan mo ay ang Jewelry Antique Store. Kung may nagtanong ng presyo, itaas mo ulit ang iyong dalawang daliri." Pagkatapos itong hanapin ng anak, pumasok siya sa loob at may isang matandang lalaki sa counter. Inalok niya ito ng relo at ipinakita sa matandang lalaki. Nang makita ng matanda ang relo, ito ay napatalon at napasigaw. "Sa wakas, heto na ang relo na hinahanap ko sa buong buhay ko. Ano ang gusto mo para dito, bata?" "Magkano ito?" tanong ng matanda. Hindi umimik ang batang lalaki at itinaas ang dalawang daliri. Sinabi ng matanda, $200,000, kukunin ko ito." Hindi makapaniwala ang bata. Tumalon siya at tumakbo sa kanyang ama. Ikwilento ng bata sa ama na ang matanda sa Jewelry Antique Store ay nais bilhin ang relo sa halagang $200,000. Sabi ng ama, "Nakita mo na anak. Ngayon, naiintindihan mo na ang halaga ng iyong buhay. Ang buhay ay tungkol sa kung saan mo ilalagay ang iyong sarili. Maaari kang magpasya kung nais mo maging $200 na relo o $200,000. Kapag hindi mo alam ang iyong halaga, ay nakukontento ka lamang isettle ang mga bagay na mas mababa sa iyo. Maging ito ay sa relasyon, pagkakaibigan o propesyon. Kapag nasa tamang lugar ka, makikita mo ang tunay mong halaga at silbi. Huwag hanapin ang iyong sarili sa maling lugar at magalit dahil hindi ka pinahalagahan. May ilang mga tao na nagmamahal sa iyo at meron ding gagamitin ka lang kung mayroon silang makukuha sa iyo. At para sa kanila, ikaw ay walang halaga kapag wala na silang makitang kapaki-pakinabang sa iyo. Kaya anak, nasa iyo ang pagpapasya ng halaga ng iyong buhay." Hanggang dito na lang ang kwento. Sana may natutunan po kayo. Ano kayang aral meron ng kwento? Pakilagay na lang sa comment sa baba. Shoutout po kay kaibigang Pinoy at sa mga nanonood ng Darl TV. Salamat sa suporta. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga kwento, don't forget to subscribe at i-click ang bell icon to get notified sa next video. Thanks for watching. See you on my next video.